Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Mga ka-Green Thumb, sa mga hindi po nakapagsubaybay sa akin pong nakarang video, ang tanim po natin na ito, mga ka-Green Thumb, ay ito po yung kinuna natin ng content nung tayo po ay nag-spray ng 21-00 na tinunaw natin sa atin pong sprayer at in-spray natin sa damo. Kumbaga, siya na yung ginawa nating herbicide, yung 21-00 o ammonium sulfate. So, ito na po siya ngayon, mga ka-Green Thumb. 51 days na po siya. Pwede na sana itong harbisin, mga ka-Green Thumb. Pero, tinignan ko po yung kanya pong dahon ay manipis pa, mga ka-Green Thumb. Dahil sobra-sobra po yung buhos po ng ulan dito po sa area. Kaya ang ginawa ko na lang, mga ka-Green Thumb, ay nag-spray muna ako ng foliar na may 20-20 na content at saka po calcium boron para kumapal po yung kanya pong dahon. Para pag nag-harvest na po tayo, mga ka-Green Thumb, siyempre lilinisan natin yung kanya pong mga may depektong dahon, katulad po ng makikita nyo na yan. Ayan, mga may kulay brown, may mga leaf spot pa po ito, mga ka-Green Thumb. Pero okay na sana ito kung yung kanyang dahon ay makapal lang. Pero tinignan ko, mga ka-Green Thumb, ayan, masyado pong malambot dahil sobra-sobra po yung buhos po ng ulan sa lugar. Kung mapapansin nyo po, yung atin pong lupa ay naglulumot na. Ayan, dahil updated po tayo lagi sa paglalagay po ng abono, ito po yung magiging resulta. Pag sobra-sobra po yung buhos ng ulan, maglulumot po yung lupa at dadami po yung mga pathogens dyan. Kaya nag-spray ako kanina, mga ka-Green Thumb, katatapos ko lang nag-spray po ako ng mangkosib para makontrol natin yung pagkalat po ng mga fungus dito po sa ating mga tanim na sibuyas. So, ang gamit po natin, mga ka-Green Thumb, para po sa mga uod na pwedeng sumira sa ating mga tanim ay green label lang po, mga ka-Green Thumb. Pero meron po tayong in-apply na yellow label, yung powder, mga ka-Green Thumb. Kaya dalawang component po yung mixing natin para sa atin pong insecticide. At saka sa atin naman pong foliar fertilizer, ang ginamit po natin dito ay triple 20 po, mga ka-Green Thumb. Kung meron pong available dyan sa tindahan na mapagbilhan po ninyo, pwede po kayong gumamit ng triple 19, yung Crop Giant. Balance lang po yung gamitin natin na foliar, mga ka-Green Thumb. Yung kanya pong NPK ay dapat po ay balance. Kasi ang iba po kasing foliar ay pangpabunga po yon. Yung katulad po dun sa halimbawa po Crop Giant, yung triple 19 po niya, mga ka-Green Thumb, yun po yung pang vegetative stage niya, para po yun sa mga dahon, sa puno at saka mga branches. Halimbawa po pag nagtanim po tayo ng atsal, yun po yung ginagamit natin sa vegetative stage. Pero dahil ang tanim po natin, mga ka-Green Thumb, ay hindi naman po ito fruit bearer, yung atin pong sibuyas dahon, ay pwede po tayong gumamit ng triple 19 o kaya po triple 20. Meron din pong triple 21. Basta balance lang po yung kanyang NPK. Yun po yung pwede natin gamitin sa mga green leafy vegetables, mga ka-Green Thumb. Based po yun sa experience ko, mga ka-Green Thumb. Kasi yung mga matataas po yung potassium ay para po yun sa may mga bunga o fruit bearer na mga tanim, mga ka-Green Thumb. Kaya ang gagamitin natin ay balance yung kanyang NPK pag gagamit po tayo ng foliar. At saka yung tungkol naman po dun sa in-apply po natin na pataba dito para sa lupa, ang method po natin ay isinasabog lang natin dyan
sa plating. No, hindi po drinsing. Parang nag-aabuno lang po tayo ng palay. Yan, isinasaboy lang natin dyan sa plating pagkatapos magpapatubig na tayo gamit yung atin pong overhead watering or inverse. Ayan. So, dito naman sa ating pong tanim na sibuyas, pwede rin po tayong mag-pruning. Katunayan po ito, mga ka-green thumb, ay katatapos lang po namin kinunan ng mga dahon na may depekto at saka yung mga dahon na magugulang na. Ayan, kaya sobrang linis niya po sa kanya pong puno. Makikita natin dito banda. Ito may mapapansin po natin, no? May mga bawas na po yung kanya pong mga dahon. Dahil ang mga dahon po na yan ay nagkakaroon po yan ng mga sakit na anthracnose at saka po yung mga leaf spot. Kaya nag-spray tayo ng mangkusib. So meron tayong foliar, meron din po tayong pataba na ina-apply sa lupa at insecticide, meron din po tayong fungicide. Lalo na po ngayon, mga green thumb, na masyadong maulan po yung ating panahon, huwag po nating hayaan na hindi po tayo makapag-apply ng fungicide. Mahalagang mahalaga po yun, dahil ang tanim po na ito, mga ka-green thumb, pag once na nasira po ang kanya pong dahon, ay wala na, talo na tayo, mga ka-green thumb. Kaya lagi nating minomonitor yung kanya pong dahon, dahil ito po ay may mga anthracnose katulad po nito, mga ka-green thumb. Ayan. Ayan, tatanggalin lang natin. At saka pagka nag-pruning po tayo o nagtatanggal ng dahon na may mga depekto, ang advantage po niyan, mga ka-green thumb, ay mabilis pong mag-multiply yung mga puno niya. Katulad po yung ng ito, ganito. Yan, mga ka-green thumb. Ito, tinanggalan natin. Kaya ang mangyayari po nito, mabilis po itong magiging dalawa. Kasi ito, mabubulok na to. At pag may lalabas dyan na bagong talbos, ay yan na po yung kanya pong time na magmo-multiply na po siya, mga ka-green thumb. At saka isa pa pong advantage dyan, pag nag-pruning po tayo, makukuha po natin yung dahon na may mga depekto. At itapon natin sa distansya para wag na po kumalat yung sakit. So, mababawasan natin yung pagkalat ng sakit. Saka tayo mag-spray ng fungicide, mga ka-green thumb. Ayan. May priskong hangin na po dito sa ilalim. Kaya, pag isa pang advantage nito, pag tayo po ay nag-pruning sa atin pong tanim na sibuyas na dahon, pag may init po o kaya hangin, ay mabilis pong matuyo ang lupa. Hindi po katulad pag hinayaan lang natin na nandyan po yung kanya pong mga dahon na may mga depekto, ay matagal po matuyo yung lupa. So yun po, mga ka-green thumb, yung mga tips ko po ay sana ay makakatulong po sa inyo, lalong lalo na po pag kayo po ay may mga tanim din na sibuyas na dahon. 51 days po ito, mga ka-green thumb. Ayan. Hanggang doon po yan, inshallah mga 2 weeks na lang na paghihintay nito ay pwede na natin itong harbisin. Ayan. Dahil pag-harbisin natin ito ngayon, mga ka-green thumb, sa kanya pong kapal, pwede na, hindi na tayo lugi. Pero masyadong malambot po yung kanya pong dahon, dahil sobra po yung nasipsip niya na tubig ulan. Kaya ibilad-bilad muna natin ng mga ilang linggo, kahit mga 10 days lang, mga ka-green thumb, para ma-absorb naman niya yung nilagay natin na Unique 16. Yun po yung ginawa nating finisher na pataba natin para kakapal yung kanya pong dahon, mga ka-green thumb. At saka po bibigat po yung kanya pong timbang. So yun lang po muna, mga ka-green thumb. Sana po ang video na ito ay makakatulong po sa inyo sa pagsasaka, lalong lalo na po sa mga kapatid natin na may mga tanim din na
katulad po nitong ganitong uri po ng pananim. Yun lang po muna mga ka-Green Thumb. Assalamualaikum. Happy farming po sa inyo pong lahat.